Hello everyone. For this interview, I invited former model and former hotel ambassadress in Macau, now based in Europe. Please welcome Grace Tagad-Denti. Hi Grace, hello. Ano na, nasaan ka ba ngayon sa Europa? So actually nasa ano ako, nasa Germany ako today. Oo, actually si Grace po is married to an Italian. So sa Italy talaga siya na based ngayon. Kaya lang nandiyan yata yung work ng husband niya ngayon sa Germany. Kaya nandiyan, kita niyo may snow sa likod. Nakikita niyo, wala niya sa Ilocos Sur eh. Walang, dito walang snow. How I wish may snow talaga, pero wala ngayon. Not today. Wala dyan. Ba't parang mayroong maputi? Ba't parang maputi? Light yon. Ah, okay. Akala ko kasi may snow. Hindi, wala. How I wish dito. Anyway, Grace, ano ah, yes. Pag-usapan natin yung naging buhay mo muna bilang modelo. Bakit ka nag-decide na pasukin yung fashion world nung panahon na yun? Okay, Tito. So actually, Tito, that time, I'm from Ilocos. Pero nag-aral ako sa University of Baguio, sa Baguio City. So nung nasa Baguio City na ako, lalakad-lakad ako dun sa labas ng market, ganyan, sa Baguio. May nakakita sa akin yung mga taga-parlor. Tapos sinabol nila ako, sabi nila sa akin, excuse me, sabi nga yan, gusto ko bang sumali ng Miss Baguio? Miss Baguio, ha? Pageant. So, sabi ko, wow, pageant. Sabi ko, pwede ba ako dyan? So, sabi ko, sige na, try mo lang, ganyan, ganyan. Siyempre, Tito, pag pageant, iba yung beauty na hinahanap nila. Iba yung beauty standard nila. Correct. Especially nung time na yon. So, sabi ko, sige lang, di pumasok ako. Siyempre, hindi tayo nanalo kasi nga, pageant. Tsaka iba yung standard ng beauty. So, anyway, pero nanalo ako nun ng parang special award na Miss Model Look. Parang ganon. Okay. Hindi ko maalala dito. So anyway, may ganon-ganon. So after nun, Tito, yung pinsan ko na taga Baguio, di nakita niya na, ay, si Grace sumasali-sali na, ganyan-ganyan. So sabi niya sa akin ganyan, eh may friend siya na taga Manila. Hindi ko alam kung saan nila nalaman na may screening for body shots.
Tapos, tinatanong niya ako, sabi ko, gusto mo ba mangunta ng mag-screening for body shot? Ano yung body shot? Wala akong kaalam-alam dito. Kasi probinsya na, alam mo yung parang, wala kang kaalam-alam sa mundo. Very, ano ka lang. Tapos, ano yun? Sige, try mo lang, modeling competition yun. So sabi ko, dahil may ganun na opportunity na pwedeng mag-screening, nag-screening ako, at nakapasok. Doon na nag-start. Nag-body shots ako 2001. Kasi naman, paano hindi makakapasok yan? Matangkad, payat, talagang model. Ang tangkad dito. And then, na-remember ko, nung time na yon, ang mga models doon, tatangkad, ang papayat. Ganun yung gusto nila nung time na yon. Ewan ko na lang ngayon. Ha? Pero nung time, puro ganun dito yung mga pumapasok noon sa mga modeling competition. Oh, Grace, may natatandaan ka pa ba? Oh, sige, sige. Ata namin noon is 5'7 eh. Oo, oh, shortest on 5'7, I remember. Seven. Oo. Grace, may natatandaan ka pa ba sa mga unang shows na ginawa mo? I'm sure nakalimutan mo na iba kasi tagal na noon. Pero kung may natatandaan ka, ano yung masasabi mo tungkol dun sa show na yun? Bakit memorable? Ang unang show ko, hindi ko na matandaan exactly kung ano siya. Pero after ng body shots ito, hindi na ako nakauwi. I remember it kasi pumunta sila mama and then gusto nila akong isama nila mama noon dun sa Ilocos muna. Sabi ko hindi pwede kasi may lineup na ng shows after ng body shots dito noon. So hindi ko na basta sunod-sunod na yon. Pero naaalala ko yung mga first shows ko sa NBC 10. Kung Ah, natatanong, may FDA. ano, oo, gala yun eh, na madaming designers. Hindi ko nang matandaan kung anong show Or yun. Fashion Week. Hindi ba Fashion Week? Oo, hindi Fashion Week dito. Kasi ang Fashion Week nun is sa Glorieta. At saka NBC 10 noon. Hindi pa nun. Ah, Glorieta. okay. Glorieta. Oo. Tapos, basta NBC 10 yun. Gala yun na madaming designers. FDAP. FDAP gala. Baka nga FDAP. Hindi ko, yes. Hindi ko So, alam mo, dekada na sa hindi, tsaka sa dami ng dumana, tsaka yung trabaho mo sa ibang bansa, di ba? Mas makalimutan mo talaga yun. Talaga. Pero natatandaan ko yung feeling ko noon, nung first na show ko. Nasa gilid lang ako noon lagi. Tapos, sa kasi gilid. Syempre, oo, nasa gilid ka lang, and then nakikiramdam kung okay ba. Tapos kasi dito, dati dito kasi, pagka nakadress ka na, hindi ka pwedeng umupo. Hindi ka pwedeng umupo. So, talagang nakatayo ko lang dyan. Natatandaan ko yung sarili ko nung nasa gilid lang ako ng stage. Tapos nakatayo lang ako mag-isa. Kasi hindi ko na matandaan bakit wala yung mga ka-body shots ko nung time na yun eh. Bas, wala sila eh. May time nun na ang show lang is kami dalawa lang from body shots ang nakapasok or tatlo lang, ganyan. Tapos magkakahiwalay pa kami ng designers. So, hindi kayo magkikita-kita. So, most of the time, mag-isa ka lang. Ngiti-ngiti, ganyan. Kaya nakikiramdam ano, ko. Grace, natatandaan mo yung Century Park. Oh, naman! Tito! Yan ang best na ano natin. Kasi every Wednesday, ano, kayo-tayo lang. Yun ang pinakamasaya doon na part. Kasi parang, para tayong family eh. Remember, Tito? Talagang after ng show, kain. Yes. Tapos nagbe-breakfast tayo, ganyan. Kasi meron tayong, yes! And meron tayo, laging libreng room after oh, yes. Ng correct. So, and dahil sa'yo yun, thanks to you. That was memorable kasi talaga pamilya tayo nun, di ba? Yes. And parang tayo-tayo lang talaga. Alam oh, mo yung parang, tapos every Wednesday go, may Century Park tayo. Tapos, Grace, di ba, nung panahon mo, maraming tall girls, sabi mo nga kanina, marami, di ba, matatangkad, di ba? At saka, nakapasok kayo, nakalusot kayo sa discriminating taste ng Philippine fashion, di ba? Yes. Masasabi mo bang na-reach mo yung peak mo habang nandito ka pa nun? Iniisip ko ngayon, sabi ko parang hindi, Tito. It was too short. Parang nakapasok ako pero hindi ko na-penetrate. Okay. Parang hindi ako nagkamarka. Alam mo yon, wala yung madiin na marka na parang, uy! Alam mo yon, Grace hindi Tagad. Na. Doon napasok ko. Pero napasok siya. And I'm very grateful kasi nung time na yon, lahat ng mga shows ko, matitino, lahat inusok ng ko. shows ko, nakalusot ako sa mga big shows,
sa mga galas. So, I'm very grateful. So, kahit short lang yon, for me, it was memorable. And for me, na ano ko pa rin na, no, I was a model. Ganun pa rin yung Oo kick naman. up. I was Oo a naman. model. Ganun. Oo. Yes. Diba? So, lahat na experiences mo naman dito, memorable. Wala ka naman naging bad experience. Actually, wala naman yung todong-todo. Parang wala, tito, wala. Kasi, Wala. nung nag-start ako sa body shots, grupo eh. So, Masaya parang, din. family eh. Oo, Alam mo yun, masaya may din. family ka na, may backup ka. Ganon. Yes. So, wala ka. Wala akong na-feel na parang, wow, kawawa naman ako. Ganon, wala. Walang ganon. At alam niyo po ba, eh, umuwi-uwi pa yan minsan sa Ilocos, luluwas lang pag may show. Grabe ang tiyaga niyan dati. Sa Baguio, nung O, umalis na. Bagyo pala. Tsaka minsan, di ba, Yes. Santo Domingo, umuwi ka rin noon, di ba? Oo, umuwi ako noon. Sabi na ng Oo. nanay, mas mahal pa yung pamasahe mo kaysa sa ibabayad sa'yo. Kinikita. Pero alam mo yung gustong-gusto mo kasi tito. Alam mo yung parang, Ah. kasi tito, imagine mo, merong ano, merong rehearsal. After ng rehearsal, babalik na ako ng Baguio. Babalik ako for fitting. Pag-fit ako, aalis na naman ako. And then my show. Oh. Ah, ibang araw yun ah. Iba-ibang araw yun. Pero pumupunta pa rin ako kasi gusto ko rumampa, nai-miss ko rumampa. Kasi yung time na yun, yun na yung umalis ako noon at nag-aral ulit ako sa Baguio. Baguio. Tapos Grace, yung nasa ano ka eh, nakapasok ka na kamo sa modeling, di ba? Nakapasok ka na sa mainstream. Tapos bigla kang nagdesisyon na magtrabaho sa Macau. And at saka nagstay ka doon ng ilang taon, madami rin, di ba? Bakit ka 11 years. bakit ka nag-decide na pasukin yung career na yon at hindi mo na ituloy yung modeling mo dito? Actually, tito, nung nag-Macau na ako, hindi na ako active sa modeling. Pero dahil dun sa dahil, pero paalis-alis nga ako noon, nasa Baguio ako noon nag-aaral. If walang pasok, balik ako ng Manila, mag-show ako, ganyan. Tapos babalik na naman ako. So, madami pa rin akong connection sa Manila noon. Nakakatanggap rin ako ng mga go-sees, mga, alam mo yun, mga shows, nakakatanggap pa rin ako. So, nung dumating yung Macau go-see, actually, nasa ano na ako noon, nasa Baguio. And, pag-graduate na ako. So, yung timing din is tamang-tama. Sakto, sakto. Yes, sakto. Sakto talaga. Kasi pag-graduate na ako noon eh. So sabi ko, ay, matry ko nga yung Macau na yan. So nag-try akong mag-ghost. Ghosty ang tawag namin. Oo. Tapos yun, nakapasok naman. Awa ng Diyos. Tapos, sa tingin mo ba, Grace, yung kasi ang tagal mo sa Macau, ang galing mo na tumaas ka yung position mo doon, di ba? Umangat ka yung position mo. Sa tingin mo ba yung experience mo sa modeling noon nakatulong sa trabaho mo doon? Definitely, tito. Kasi, yung sa Macau, ang requirements actually ng yung pagpunta sa Macau, at least doon sa ano namin, doon sa position namin na in-applyan doon, is para kaming nag-show every day. Okay. So ang tapos na ang high heels namin is 5 inches. Oo nga, nakita ko nga, 'di ba, nung binisita dito, ko 'di ba? Yun. And ang uniform namin na talagang kailangan teka, dahil pag hindi, makikita sa uniform. Si So, Sante. Yes. Ang requirements talaga nun is meron kang background sa modeling or sa pageant. Ah, okay. Kasi everyday, kailangan naka-full makeup. Oo, di ba? Ayos talaga kayo. Yes, full makeup. Makeup and hair. Dapat alam mo yun gawin. Wala kaming makeup artist dito. Kami lang gumagawa. Sarili yun. Nagpa-pageant and show, nag-gala show every day. So, mahirap. And then, ang heels namin, 5 inches, tatayo ka for 8 hours. Wala bang break yun? Di ba pas may my break every hour, 10 minutes every hour, tito. Every hour. Pero pag hindi ka sanay mag-high heels, wala. Hindi ka tatagal doon. Mahirapan, oo. Mahirapan. Kung wala kang, ay Diyos, hindi, mahirap. Akala lang ng ibang tao kasi pag tinitignan mo, wow, ang galing no, nakatayo lang sila diyan no, nag-smile lang sila diyan, nag-high lang sila diyan. Pero, uy, ang paa namin parang dumudugo na yung feeling mo. Kasi mataas no, high heels. Ah, ang hirap mag-smile pag may nararamdaman kang masakit sa iyo, 'di ba? Tapos sabi mo nga Grace kanina, parang gusto nila yung mga model o kaya like pageant, 'di ba? So may mga nakasama ka doon mas senior pa sa iyo.
di ba? Pero naman meron din mga mas bata sa iyo. Paano ka nakapag-adjust at nakasalamuha sa kanila sa isang foreign land? You think na hindi Pilipinas 'yon, Macau 'yon. Tito, actually, pag-iisipin mo talaga, lahat kayo babae, and then pare-pares, kasi dumating kami sa point na yung first 5 years ko doon, pare-pares kami ng bahay. So, pare-pares, doon kayo, umuwi kayo sa isang bahay, pare-pares kayo ng trabaho, so halos 24 hours kayo magkakasama. Oo So, nga. kailangan mo makisama ng sobra, ng bonggang-bongga. Kasi kung hindi ka makikisama, mahihirapan ka. And, syempre, isipin mo, iba-iba kayo ng values, iba-iba kayo ng pinanggalingan, iba-iba yung upbringing nyo. Oo, oo. So, syempre, kailangan mo talaga mag-adjust. And, sa umpisa lang naman yun. Syempre, mahihirapan ka sa umpisa kasi mag-a-adjust ka talaga eh. And eventually, Grace, naging sisters mo sila doon. Di ba? Naging close. Yun di ang ba? pinaka, yun ang pinaka, ano doon, pinaka rewarding kasi nga, may family ka din. Hindi yung parang pumunta ka lang sa ibang bansa na go-FW ka, pero wala kang kakilala, wala lahat, di ba? Doon, meron kang inuuwian, meron kang makakasama, meron kang pag-birthday mo, may nag-happy birthday sa'yo. Pag may sakit ka, may nagtatanong sa'yo, okay ka lang ba? And kung may kailangan ka, pahiram naman ng ganyan. Merong ganon. So, At parang merong... Tsaka Grace, hindi ka tatagal ng 11 years doon kung hindi naging masaya yon, di ba? Oo, Tito. Totoo. Oo. Diyos ko, hindi ka tatagal talaga. And kailangan mo rin kasing mahalin yung trabaho eh. Kasi may mga ibang tao na ayaw din yon. Ayaw nila. So, boring. Parang ganon. Walang... Yung kilala mong, yung kilala mong kilala ko, di ba? Ganon. So hindi for everyone. Correct, correct, not for every all. Anyway, ano ba sa tingin mo ba yung trabaho mo sa Macau, Grace? Was it really personally satisfying at saka financially rewarding? Oh, Tito, financially rewarding definitely, no? Pero sa pang sarili mo, naging satisfied ka ba sa trinabaho mo dun sa Macau? Eh, para sa akin, I'm okay with it, Tito. Pero if... Na-fulfill ka naman yung pagkatapos. Oo, na-fulfill. Lahat ng aspeto ng buhay ko, parang dun na ako nag-grow. Skills ko. Parang tapos, ganun. Kung... Tapos, dun mo rin na-meet si Javi. Man. Madami, madami. Dun ka talaga lumaki. So parang for me nga, Macau is like my second home. Kasi parang ang lapit-lapit sa puso ko. Kasi tagal ko dun, 11 years. I know, dito. 11 years. So... Kung dumating ka doon ng ano, isang dekada din yun, ha? Oh, more than one decade. Oo. Diba? Tapos, Grace, na ngayon may asawa ka na, tapos based ka na naman sa ibang bansa. Your husband is Italian, but now, ang work niya kasi, di ba, pa iba-ibang bansa, di ba? So, ngayon, nasa Germany kayo. Kumusta ang adjustment mo sa buhay may asawa at saka sa buhay na malayo sa mas malayo sa Pilipinas? Yes, Tito. Nako, ito magandang kwento. Kasi sabi ko nung first time ko, sabi ko, okay lang. Kasi naisip ko na yun eh. After ng kasal, syempre, I will be with my husband. Kung nasaan yung husband ko, ako, syempre, di ba? So sabi ko, malayo-layo ang Italy. Hindi parang hindi parang Macau, pwede akong umuwi in a day, okay lang. Two cars to one. Eh sa Italy, meron yung 16 hours ang flight. So sabi ko, saan ba kayo sa Italy? Saan kayo sa Italy? Nasa Cremona kami, Tito. So may 1 hour away from Milan. Ah, okay. Yes, north side. So yun, so sabi ko nun sa sarili ko, kaya ko to. Ako pa, kaya ko to. Pero nung pagdating ko doon, mga 1 year ako ang nag-adjust. Ay, gano'n. Oo, iba ang buhay. But I love Italy, Grace. I really love Italy. Totoo, Tito. Maganda ang Italy. Maganda. Pero we live in Cremona. Cremona is a very small city, no? So, not everybody can speak English. Pinilitan akong mag-Italian. Eh, ang Italian level ko, wala pa sa A1. So, ano? Dumudugo ang ilong mo doon. Ito, Tito. Dito ako nahirapan. Kasi from Macau, very independent ako eh.
At the age, Tito, nung nag-start ako na mag-model, 17 years old lang ako noon. 18 years old ako nung body shots. Pero before ng body shots kasi, nasa training na tayo noon. So 17 pa lang ako, wala na ako sa bahay namin. Ay, sarili. Oo nga. Oo. So from modeling to Macau, mag-isa ko lang, ako lang nagde-design para sa sarili ko. Ako lang lahat. Pagdating ko sa Italy, ni hindi ako makatawag sa doktor para makakuha ng appointment. Kasi nga, hindi ako makapag-Italia. So, kasi tinatawagan ko yung asawa ko, sabi ko, I'm pissed. Why? Sabi niya kayo sa akin, kasi hindi ako makatawag kahit yun man lang. Wala akong magawa, sabi ko. Doon ako na frustrate. Parang, independent akong babae. So, ba't kayo kahit yung pagpunta lang sa doktor, hindi ko magawa? So, doon ako nahihirapan. Re-adjustment. Re-adjustment. And isa pa dito, nung single ako at nasa Macau ako, babangon ako, full makeup, magtatrabaho. After ng trabaho, meet ng friends, pupunta sa gym, or kahit ano man. Ngayon, may asawa na ako, pagising ko sa umaga, put up my hair, and very domesticated, maglilinis ng bahay, so ibang-iba. So, doon din, nag-adjust ako, sabi ko, bakit ganito? Pero, alam mo yun, pagka, after nung adjustment na yun, marirealize mo, ay, tama, kasi nga may asawa na nga ako. Ito naman talaga ginagawa ng may asawa. Kailangan mo, correct. So, para sa akin, okay na. Okay ako. Grace, syempre, bilang mag-asawa, may plano kayo magkaroon ng pamilya, ng anak, di ba? Ano pa ang mga future plans mo aside from having a baby? Ano pa ang plano mo sa pamilya mo? Now what you're talking as Mrs. Denti. 'Di ba? Hindi lang si Grace Tagad. Ano ang plano mo para sa husband mo? Ano ang plano mo para sa sarili mo? Ano ang plano mo para sa future niyong mga anak? So actually Tito, iniisip ko din, sabi ko nga, yun nga, gusto kung blessed ma-bless kami to be a parent. Di okay sa akin yun. So, if not man, okay lang din. Kasi Pero Grace, tandaan mo, you grew up in the countryside here in the Philippines, di ba? Iba yung morals, iba yung lifestyle. Ikaw, bilang magiging nanay, ano ang plano mo sa pagiging anak niyo? Ay, gusto... Luckily kasi Tito, kasi iniisip kasi ng ibang tao, pag ibang lahi, iba yung ano niyan, iba yung ano mo yun, iba yung culture, iba yung kinalakhan, gano'n. Sa kasama ko, kung ano, halos parehas lang kami. Very family oriented. Kahit yung family nila sa Italy, gano'n din. Kaya nga sabi ko, siguro ang Italy is parang yun ang Pilipinas ng Asia. Ng Europe. Sa Europe, yun ang Pilipinas sa Europe. Parang ganun. Sabi ko, kasi yung halos parehas lang Tito eh. Very, very close kasi ang family namin. Lalo na sa Ilocos. Very close kami sa parents namin. Oh, ganyan. I'm sure namimiss mo si tatay mo. Tito. Kaya nga hindi na, I cannot wait na nga na makauwi. So, makauwi, oo. Kasi I remember, kinikwento mo sa akin nung si tatay mo eh, di ba? Maliit si tatay mo eh, di ba? Tito, and my father passed away 2001. 2001 ba? I know, 2021. 2021. Naihatid ka pa niya sa altar eh, di ba? Oo, 2021. Kasi 2020, ako na kinasal, 2021, wala na si Papa dahil sa COVID. And nandito ako, nasa Italy ako noon time. Pero naihatid ka niya sa altar, di ba? Sa wedding. Yes. 20. Sakto nga eh, 2020. Oh, nakita ko nga yung ano eh, nakita ko nga yung picture nyo, di ba, na niyakap mo pa, di ba? And you were very close to your dad, di ba, sa tatay? Wag na kasi naiyak ako pag sa papa. Hindi na. Masaya lang tayo. Ito nang huling tanong ko sa'yo, Gray. Maging sentinel. Ito nang huling tanong ko sa'yo. Before tayo nagsimula ng interview, sinabi ko sa'yo yung range ng nanonood sa akin. 14 to 25, mga bagets, di ba? So, I'm sure maraming gustong tumulad sa'yo, nag-model, nag-Macau, nakapag-asawa ng European, no? I'm sure may mga ganyan, maraming ganyan. Anong advice ang maibibigay mo sa kanila?
Okay. So, Tito, kasi ngayon, feeling ko ha, yung mga bata natin ngayon is very exposed to social media. Very exposed na sila sa social media. Unlike sa amin dati, wala na akong masyadong social media eh. Kaya kayong mga pictures ko na nagmamodel ako, halos wala akong makuha ngayon dahil wala pang social media noon. Anyway, so, if very exposed sila sa social media, meron silang tendency to compare nila yung sarili nila sa ibang tao. Yung parang bakit siya at this age meron na siyang ganyan, successful na ganyan. For me, wag ganun. Kasi lahat tayo merong sarili-sariling timeline. Yung success ng iba, pwede rin pumunta sa iyo in their time. And lahat, kailangan mo lang mag-pray for guidance. And then, kasi pag once na kinumpare mo na yung sarili mo, sasabihin mo, ay, bakit ganun? Bakit siya may ganito na? Ba't ako wala pa? Tapos, iba-iba yun. Yung mga dumating sa kanya na opportunities, maaring walang dumating sa iyo na opportunities ngayon, but maybe someday you will have You one. will have, correct. Oo. Tapos So, ano pa yung does it include yung patience o paano ba yung sipag, ano ba yung dapat nilang Tito, walang trabaho na madali. Lahat ng trabaho mahirap. Kahit sabihin ng iba na, oh, madali lang yung ginagawa mo. No, lahat yan kailangan ng hard work. ikaw pa Dahil naman Ilocana. Ang Ilocana. Ang mga Ilocana maano yan, 'di ba? Maano Resilient. yan. Yes, 'di ba? Matyaga at saka ano. Matyaga. Oo. Yes. Anyway, Grace, alam niyo po ba eh magkaiba po kami ng time zone. Nasa Europa siya, nandito ako sa Pilipinas. Pero gusto ko talaga siyang ma-interview kasi ito isa sa mga modelo kong kasakasama dati nung nagsisimula ito. Tito, kaya love na love ko rin si Tito Kata kasi sobrang, alam mo, para tayong nag-umpisa pareho, parang, ay, Oo, di ba Tito, Grace? Di ba? we're friends, Tito. Di ba Grace? Yun yung ano, yun yung time na bagong director din ako. Di ba? Yun yun. Totoo, totoo yun. Oo, kaya nagkasama kami yan through thick and thin, sa hirap at sa ginawa. Tito, dalawang dekada na tayong magkakilala. Oo, yung sila Ami, sila Crystal, di ba sila Bambi, di ba? Ang daming yan. Oo. Tapos para tayong isang grupo noon, para tayong, alam mo, parang madikit ang bandit natin. Maganda yung banding namin. Regrets. At saka, syempre, meron ding isa pa. Oh. Ng Diba? pangalanan. Huwag mo ng pangalanan. Anyway, Grace, salamat, salamat, salamat for saying the yes to this. I will send you the link once na ma-edit Wow. ko na or ano, mailagay ko na yung introduction ko sa iyo. Wow. February 1 naman, I will send it the link to you. Usually, pinapalabas ko siya ng alas 12:15 ng madaling araw ng Wednesday, February 1. So sa iyo, bandang hapon yan. So mapapanood mo. Tapos bahala Okay. ka na Maraming mag... maraming salamat, Tito. And sana may kapulutan sila sa akin, no? Yung Meron, mga definitely. Meron, meron. big kwento. So, sana may makapulutan silang aral kung meron man. Ipapadala ko rin to kay La Start Bufa. sila in a way. Kay La Bufa, kay La Sharon, para makita kanila. Excuse me. Oh, siya. Sito pata. Thank you, Grace. Bye-bye. Tito!